Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. And tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. US Defense Chief pinagbantaan ng China, magdedeklara ng gera, Senado nagbanta rin sa China. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Isang aksidente lamang, at kung nagkaroon po tayo ng aksidente na lumubog ang isa nating mga barko, I don't know. Sobra nakakilabot talaga ito. Mukhang dapat na nating maghanda sa malaking gulo. Handa ba kayo pag nangyari ito? Senate President Mitsubiri pinagbantaan ang China'ng magdedeklara ng gulo ang Kongreso. Nakakilabot ito. Pero posible bang mangyari ito? Ayaw nga ng administrasyong Marcos Marpagyera sa China. Pero China na ang gumagawa ng dahilan para magkagulo sa West Philippine Sea. Tila China na ang may gusto na magdeklara tayo ng digmaan laban sa kanila. Para may dahilan sila para masakop ng China ang West Philippine Sea. Sa bagong harassment kasi ng China, sobrang napakadelikado ng pagbomba ng dalawang Chinese Coast Guard sa maliit na resupply boat. May chance tong lumubog. At pag nangyari yan at may nasawing mga Philippine Navy, talagang magdedeklara ng gulo ang Pilipinas kontra sa China. Na dito nga ay talagang maaring mangyari yung talagang hindi dapat, no? Na kung saan yung Pilipinas talagang patuloy rumisponde sa tila nga ba nagiging hakbang o gawain itong mga chekwang to ng China kapag may napahamak nga na ating mga kababayan o ating mga hukbo o hanay nating patuloy lamang na nagdadala ng supply, no, sa isinadsad nating barko dito nga sa BRP Sierra Madre nga. Na kung saan itong mga chekwang to, itong China talagang makakatikim at makakatikim din, no, ating bansa, ng ating talagang epwersa o bangis nga, syempre ng ating mga hukbo o hanay kapag nagkataong may mapahamak o talagang may masawi nga, no, mga kabalita natin, na ito ang sana wag nang pumunto pa doon dahil talagang maaring mangyari yung hindi natin gustong labanan dito, no, sa karagatan dahil nga sa pamimihasa nitong mga chekwang to nitong China. At tila nga ba rito ay naisasaad na parang talagang tayo ang hinahatak ng mga chekwang to ng China upang tayo ang unang gumalaw upang itong mga chekwang to ay maging malinis kapag tayo ay niresbakan o ginantihan ng mga inayupak na dipungan na dipunggol na to, no, mga kabalita natin. Na kung saan ito rin ang tinitignan syempre ng ating Pangulo yung talagang pang-iinis o pang-aasar ng mga chekwang to ng China na nagiging tugon naman dito syempre ng ating hukbo o ng ating hana talagang yung pagtitimpi pa rin na talagang patuloy lamang na bigyang taktika o galaw ng sariling diskarte syempre ng ating mga nakatalaga rito o yung ating hukbong lumalaban na talagang pumapalag sa mga chekwang to sa China. Kahit sa kabila nga ng madaming ginagawa na hindi tama, no, sa ating mga supply ship, patuloy pa rin na hinaharap ito at talagang hindi pa rin kinakatakutan, no, talagang hindi pa rin pinagtatagumpay sa nais itong mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. At dito ay makikita nyo talaga yung katatagan na talagang sinseridad at lakas siyempre ng ating mga hukbunga talagang sinusuong yung mga delikadong hakbang ng mga chekwang to ng China na kapag siyempre napuno rin yung salop talagang maaring gumawa din ng hakbang siyempre yung ating hukbo o yung ating talagang sandatahang lakas, no, na talagang pwede nga tumugon sa ano't ano pa mga nais na gawin ng mga chekwang to ng China upang malabanan yung ginagawang hindi tama ng mga chekwang to ng China. At yun, tuloy pa natin. Hindi sa inaantay pa ni Pangulong Bongbong Marcos na may mangyaring karumal-dumal na insidente, kundi gusto natin ng kapayapaan. Pero ginagalit tayo ng China. Hindi lang Pilipinas ang paniguradong magdedeklara ng digmaan, kundi ang Estados Unidos. We demand that the Chinese government stop all these violent activities, all these provocative activities in the Yungin Shoal and the West Philippine Sea. They are creating, they are
intensifying and creating the atmosphere of fear and violence in the West Philippine Sea, which we are trying to de-escalate. We need to de-escalate it and take it one step down at this point in time. Isang aksidente lamang, at kung nagkaroon po tayo ng aksidente na lumubog ang isa natin mga barko, I don't know, you know, only God will know what would happen. So I appeal to the Chinese Navy to stop the provocative actions in the West Philippine Sea. Kasi ayaw po natin ng gulo. We don't want a conflict with China. That is the last thing that we want to happen. But we are not going to allow one square inch of our territory to be taken away from us. So we're appealing to China to work out some sort of conduct, code of conduct, di ba? Kung hindi naman warship ang dumadaan dyan, hindi naman swarming ang dumadaan dyan ng mga barko, ilang supply ships lamang, ilang barko ng ating mga mangingisda, wag na po ninyong iharas under the code of conduct. Because like any other areas with international waters, every ship is respected. Every ship is protected by law. So, dapat ganun din ang gawin nila dito. This is not their backyard where they can just do whatever they want and bully whoever they want. So again, I'm appealing to the Chinese Coast Guard as well as the Chinese government to stop all these provocative actions that they're doing and violence that they're inflicting to our Filipino ships. Tigilan na po nila yan dahil alam nyo, God forbid, kung ano pang mangyari after that. And we don't want the Philippines to be a flashpoint in this particular area, this particular time. Kung ako sa inyo, ihahanda ko na ang sarili ko sa posibilidad ng gulo. Nangyari nito sa mga ibang bansa. Kaya malaki ang posibilidad na gayahin to ng China para makuha lang ang isang lugar. Kayo, ready na ba kayo dito? I-komento sa baba ang yung salubin. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung patuloy na nagiging hakbang o galaw nga ng mga chekwang to ng China, na kung saan yung ating mga barko na nakakatamo nga ng hindi maganda dito sa mga chekwang to sa China. Yung patuloy na pangaharas at pambubuli nga no, sa ating nga maliliit na barko na kung saan dito nga itila nga ba pinagtutulungan pa ng mga barko ng mga chekwang to ng China. Wag lamang maisakatuparan yung ating misyon o yung ating mga resupply misyon dito nga sa sarili nating teritoryo, na hindi naman to iniinda syempre ng ating hukbo o ng ating hanay na talagang patuloy na pumapalag at lumalaban sa mga chekwang to sa China, na dito ay pinapakita lamang na talagang handa nga suungin ng ating matatapang na hukbo yung mga aksyon o yung talagang hindi tamang ginagawa ng mga chekwang to ng China, na talagang hindi nagpapatinag no sa kanilang kakayanan o sa mga tila nga ba nagiging panakot o yung nagiging galaw na hindi tama ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. Na dito nga ay handang makipaghuntahan yung ating hukbo o yung ating hanay na talagang sinusuong yung ginagawa nga ng mga chekwang to ng China, upang maipakita sa mga chekwang to na talagang tayo ang may karapatan dito at talagang ginigiit lamang natin yung ating soberanya dito sa mga chekwang to sa China, na atin ito at hindi nga nila makukuha o hindi sila magtatagumpay na mapasakamay nila ito at mapakinabangan nila. At talagang dito ay makikita at makikita nyo kung gaano yung pagnanais ng ating bansa o ng ating hukbo na talagang protektahan ito at patuloy ngang ipaglaban ito kahit sa kabila ng ginagawa nga na hindi tama ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to. No? Dito makikita nyo lamang yung sincero nga paikipaglaban ng ating mga hukbo na talagang hindi gumagamit ng katulad nga dito nga sa mga chekwang to sa China. Pagkos eh talagang yung mga taktika at talagang yung pakikipagsabayan ng tila nga ba na nga kanilang lakas ng loob no upang ipakita sa mga chekwang to na hindi nila matitinag o mapapaurong o mapapaatras yung ating mga hukbo o yung mga nakatalaga dito nating puwersa nga no, mga kabalita natin. Na dito nga sa ginagawa nga umano ng mga chekwang to ng China eh hindi malabong magkaroon nga ng talagang hindi magandang tugunan. Dahil nga eh talagang dito nga inaisad kung may mapahamak eh baka ito nga
yung hudyat upang talagang magkaroon ng hindi inaasahang labanan nga no, sa pagitan ng ating bansa at dito nga sa mga Chekwang to sa China, dahil hindi naman talaga papayag na ganun-ganun na lang ang gagawin itong mga Chekwang to ng China yung ating bansa na patuloy nga may gawing hindi na maganda o talagang mauwi sa pagkasawi syempre ng ating mga hukbong nakatalaga rito, eh talagang hindi papayagan ito ng ating Pangulo o ng ating bansa. At talagang dito maaari talagang sumiklab yung kaguluhan dahil sa mga hakbang na hindi maganda ng mga Chekwang to ng China. Napatuloy naman ito nga papalagan syempre ng ating hukbo o ng ating hanay, no, kahit gaano kalaking bansa. Syempre Pilipino yan mga kabalita natin, na talagang gagawin at gagawin lahat, no, maprotektahan lamang yung ating mga soberanya, o wala lamang makuha itong mga Chekwang to itong China, o hindi lamang masakop yung ating mga teritoryo ng mga hinayupak na to, no. At ito nga ang naisipaabot syempre ng ating mga hukbong nakatalaga rito, yung mga barko na patuloy ngang ipinapakita yung kanilang katatagan at talagang yung pagnanais na itugon yung talagang ating karapatan dito nga no, sa West Philippine Sea. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.